Kung may 12 days of Christmas, may 12 scams of Christmas din o mga uri ng panloloko ang inaasahang magiging talamak ngayong Kapaskuhan. Kaya may tips laban dyan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Alamin sa pagtutok ni John Consulta. Doble dagok ang pinagdadaan ng sakit ngayon ng OFW na si MJ, hindi niya tunay na pangalan. Naputulan siya ng kamay sa isang aksidente sa kanyang trabaho sa Taiwan. Nahack at natangayan pa umana siya ng 270,000 pesos sa bank account, pera na ibibigay niya dapat sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Wala akong natanggap na OTP or email na nanggaling sa bangko, sir, that time. Mahirap. Mabigat na mahirap na tanggapin ba yung nangyari, sir, eh, na yung payment sa akin sa injuries ko at yung inaasa ng pamilya ko na pang-suporta sa kanila ay bigla na lang nawala at ninakaw. Ang malagim na nangyari kay MJ, isa sa mga halimbawa ng itinuturing na 12 scams of Christmas o mga krimeng inaasahang tataas ang bilang lalo ngayong magpapasko. Kabilang dyan ang mga fake online charity, pati yung mga link sa email at text na kukuha sa impormasyon nyo para mang scam. Meron din mga peking delivery kahit wala kang in-order, fake na tech support, mga fake na kamag-anak umano, scam sa online shopping, love scam na tumatarget sa malalamig ang Pasko, fake na alok na trabaho, travel scam, mga nagpapaawa, nananakot na may nilabag kayo, o mga patalastas online na too good to be true. Para labanan at hindi mabiktima ng mga yan, nagsulong ng 800 ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Una, tumawag sa DICT Hotline 1326 o magpunta sa e-report ng e-gov super app ng DICT kung mabiktima ng scam. Kung may bibilhin naman online, alamin kung merong National Privacy Commission seal ang kausap ng merchant. Para makaiwas naman sa investment scam, pwedeng i-check sa SEC app kung merong secondary license ang kumpanya kung saan ninyo balak mamuhunan. Malaking tulong din ang pag-download ng isang libreng digital app na magbibigay babala kung ang numerong tumatawag, nag-text o isang website ay scammer. Pwede po kayong mag-copy-paste dyan ng URL. Sasabihin po sa inyo ni Who's Call, safe link po ba ito, malicious link, or dangerous link po yon. Malaking tulong din ang bagong pasang batas na RA 11967 o Internet Transaction Act para magkaroon ng dagdag ng ipin ang batas kontra online scams. Sa huli, importanteng masunod ang apat na contra-scam attitudes. Magdamot kasi ang mga ninanakaw po sa atin ay mga personal information. Number two, magduda. Yung pinaka-importante for me sa akin, itong mang snub. Kasi yung tinuturo natin sa mga anak natin, hindi ba, don't talk to strangers. Pero tayo, sa internet, sa social media, lagi nating ini-engage yung mga hindi natin kakilala. At syempre, yung magsumbong. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.